Hi guys! Eto na nga. Ngayon lang ulit ako nakapag-video, no? Kung hindi ano, no? Kung wala pang coronavirus, eh, no? Eto na nga, ano? Eto, nakikita nyo, naka-uniform na ako ng pantrabaho. Kasi, nag-operate na ngayon ang company namin. So, nag-operate naman talaga siya. Kasi, naalala nyo, nung unang-unang pumutok yung coronavirus sa China, eh, pumangalawa ang Japan, di ba? So, bali, syempre, araw-araw, ano yun, araw-araw, maingay yung mga news sa TV, nakaka-paranoid, nakakatuliro, parang end of the world na ba, ganyan. Yung nararanasan ngayon sa Pilipinas, naranasan namin yan dito sa Japan, nung unang-una na pumutok yung, ayun nga, yung coronavirus, pangalawa na, di ba? Inulit ko ulit, yun. Eto na nga, hindi naman totaling nag-lockdown, pero slight, parang may mga ganun, syempre nakakatakot eh. Hindi natin nakikita yung kalaban natin eh, di ba? Hindi natin kayang sugpuin eh. At saka hindi lang siya sa isang bansa eh. Kumbaga sa lahat ng bansa eh, di ba? All over the world nga eh. Basta ba nasa buong mundo siya. Maraming bansa ang naapektuhan. Eto na nga, hindi ko sinasabing napakagaling dito sa Japan, napakadisiplina ng lahat. May mangilan-ngilan din na katulad sa ating hindi sumusunod sa patakaran. Yung sinasabing social distances, ganyan. Hindi eh, hindi natutupad eh. Kumbaga, nakikita mo pa rin yung ano eh, nakikipag-socialite pa rin sila eh, nakikipag-gathering pa rin sila eh. Sabahan na natin ng mga kapwa natin Pilipino dito. Meron, aminin natin, iisa sa atin. Meron sa atin, di ba? Mga may mga pakain pa sa mga bahay, ganyan. Sinabi na nga magdistansya. Manong ilang linggo, ilang buwan lang natin susundin yun eh. Ang ending naman para din naman sa ating lahat yun, di ba? Ayun. So, bali dito sa Japan, nagka-panic buying din nung una na yun. As in, nakaka-paranoid. Ang ginawa ko, namili ako yung mga importante, good for 1 month, pero hindi ako nag-hoard talaga. Hindi ako talaga yung namili talaga ng bonggang-bongga kasi iniisip ko din yung iba yun. Tapos, ayun nga, nakakaprani kasi pataas ng pataas yung level ng mga nahahawaan, yung mga naapektuhan na ng coronavirus dito sa Japan. Grabe siya, parang phenomenal ba yan? Parang grabe, nakakaiyak, 'di ba? Lalo na doon sa mga naapektuhan yung mga nahawaan, yung nagkaroon, 'di ba? Dito sa Japan, siguro sa 10%, mga 80% talaga eh sumusunod sa patakaran ng gobyerno. Ayun. Nalungkot lang talaga ako nung tumama na sa Pilipinas yung virus. Kumbaga, humanga ako dun sa presidente natin. Kasi nga eh, konti pa lang yung bilang. Pero alam na nila na marami yan, di ba? Konti pa lang yung bilang na alam natin wala tayong mga gamit sa Pilipinas, masyadong gagamitan sa Pilipinas. Inagapan na agad ng ano natin, inaksyonan agad ng gobyerno natin, di ba? Nag-lockdown agad para hindi na mag-spread. Eto na nga yung point. Hindi marunong sumunod yung mga bawat isang grupo sa atin, yung mga bawat isa sa atin doon sa Pilipinas hindi sumunod. Hindi malawak yung pangunawa, 'di ba? Oo, nandoon na yung mahirap ang mahirap, 'di ba? Oo, naawa ako doon sa isang manong na sinabi niya nga bakit nga siya pumasada kasi nga mahirap ang mahirap, 'di ba? Oo, ano yun eh, hindi rin natin alam eh. Nararamdaman eh, 'di ba? Siguro kung ako doon kay Manong, siguro may isip ko din yon. Pero, hihingi ako ng advice or hihingi ako ng tulong sa mga barangay, ganyan, na ganito, walang trabaho, ganyan. Ano ba, himingi ka ng advice, ano bang dapat? Kasi kung walang-wala na talaga kayo, di ba? Kaya nga tayo may gobyerno eh. Kaya nga tayo may mga barangay, di ba? Para sila yung magpo-provide or sila yung tutulong sa atin. Yun. Eto pa, hindi rin porkit mayaman na bansa, alimbawa, eh dito nga sa Japan, eh mayaman na bansa kaya okay. Nandun tayo sa sinasabi na mayaman na bansa kasi ang Japan kaya okay lang,
parang makakaano. Hindi eh, dumating din kami sa point na katulad din dyan sa Pilipinas eh, na hindi mo iisipin kung mayaman yung bansa mo o hindi eh. Kasi wala ngang gamot dun sa virus na yun, di ba? Eto pa, ang nakakaasar, yung mga nagwawelga sa Pilipinas, yung binabatikos. Pwede ba, hindi time ngayon magbatikos, hindi pwede ngayon anihin natin, bugbugin natin ang bugbugin ng ano, sise o galit yung pamahalaan natin. Para sa ating lahat yun, di ba? Ano eh, makiisa na lang din tayo, di ba? Kadalo yung mga nagwewelga, yung mga nagrarally doon, sinabi na ngang social distances, sinabi na ngang maglayo-layo, para ama, nagwewelga pa rin yung mga lola nyo, di ba? Di ba? Nakakaasar. Bakit? Pag tinamaan ba kayo ng sakit na yun? Kanino ba kayo lalapit? Di ba? Lalapit din kayo sa ospital. Di ba? Pupunta rin kayo sa ospital. Magpapagamot din kayo. Sa tingin nyo, yung winelga nyo na yun, yung hawak nyo mga karatula, pag yung winelga nyo na yun, pag kayo nagkaroon ng virus, pag nilagaan nyo yung mga ano na yun, nilagaan nyo yung mga ano nyo na yun, mga ano, karatulan yung yun. Pag ininom nyo nilaga na yun, ginawa nyo sabaw, gagaling ba kayo? Di ba hindi? Pag kayo nagkaroon ng coronavirus, yung mga kasamahan nyo nagwelga, sa tingin nyo tutulungan kayo nun, lalayuan kayo nun. So bali, ngayon, ano muna tayo, kumbaga, ceasefire nga, kumbaga, wag na muna, pagka okay na lahat, pag okay na, safe na lahat, wala ng virus, sa kanyo ipaglaban yung pinaglalaban nyo, yun lang yun eh, sumunod lang muna tayo ngayon, kasi tinitignan at ano eh, pinahuhupa eh, yung virus na yun eh. Eka nga si Kuya Longhair, yung sa China, di ba nagsabi siya, kapag hindi tayo sumunod, magiging next to Wuhan tayo, di ba, sa Pilipinas. Wag naman sana hindi. Ang gusto ko lang sabihin, huwag tayong gumaya, huwag nating hayaan na maging ano tayo, Wuhan. Kasi mamayang Pilipino tayo, may pagkakaisa nga tayo, di ba? So bali, yung imbis na anihin yung pamahalaan, hindi kayo nakakatulong eh, di ba? Hindi kayo nakakatulong. Yung mga hinanaing nyo, kung pwede, kung gusto nyo, doon kayo sa loob ng bahay nyo, magwelga kayo, maglive kayo doon. O, mag-live streaming kayo, doon kayo, o ipaglaban nyo yung paglaban nyo, katulad yung ginagawa ko, di ba? O, ngayon dito sa Japan, o, meron pa rin, mangilan-ngilan pa rin, umaano pa rin, nagpa-plus-plus pa din yung mga, ano, mga bilang ng merong coronavirus dito. Pero, hindi na ganun ka katakot. Kasi nga, tuloy ang buhay. Pero pag sinabi ng pamahalaan na alam naman natin na ikabubuti natin, sumunod na lang tayo, di ba? Para din naman sa atin 'yun, di ba? Eh nanggigigil ako eh din sa mga ano, mga nagwewelga pa, nagrarally. Dikit-dikit kayo eh, kulang naman dikit-dikit 'yung mga mukha niyo eh, di ba? Ang sarap pagpapaskil 'yung mga mukha niyo sa ano, lahat ng ospital ba, 'yung mga picture na nagrarally, ipaskil 'yung picture ng kayo isa-isa, tapos ipaskil sa mga ano, sa buong sa mga ospital, i-attaskil yung mga pangalan nyo, pati mga mukha ninyo, para pag kayo dinapuan ng sakit at pupunta kayo ng ospital, hindi kayo tanggapin, ganyan, kasi nag-rally kayo eh. Yun eh. Diba? Yun. Sumunod na lang tayo. Tignan nyo. Siguro kasi, kaya nangyari na rin to. Ewan ko ha. Pinagpapahinga ng Diyos muna yung mundo natin, yung ating Mother Earth. Tignan mo, wala yung mga malalaking kumpanya, yung mga nagbubugal ng malalaking usok, di ba, hinto lahat yan. Ilang percent ang nahinto. Siguro, nag-ano si Mother Earth kay Papa Jesus na polluted na siya, as in bibigay na siya, di ba? Hindi niya na kaya, kaya pinagpahinga ang bawat isa sa atin. At pinagbubuklod ang bawat isa sa mga pamilya natin. Kasi yung iba parang, gala dito, gala doon, cellphone ng cellphone, ganyan. Hindi na nagkakaroon ng bonding yung mga magpapamilya. Kumbaga, meron din siyang meaning eh, di ba? Nakakatakot nga na sa ganitong paraan, di ba? Hindi na gumawa ang Diyos na para mag World War 3, ganyan, wala. Hindi, ito yung ginawa niya para manahimik lahat. Kasi pa nag World War 3, andyan yung mga magpapausok pa, mga magtitirahan pa, di ba? May mga nuclear bomb, ganyan, sabi ko. Pagod nga yung mundo si Mother Earth. Dahil sobra na yung pollution, sobra na nating
na aabuso ang mundo. Kaya imbis na World War 3, 'di ba? Dapat paano na 'yun eh, yung mga nakaraan, 'di ba? Yung Iran, yung Amerika, yung ano, 'di ba? Si Kim Jong, kung ano nung ano, naglaro, 'di ba? Nag-ano siya ng palipad ng kung yung ano niya, missile-missile niya, yan, palipad siya, di ba? Naglaro siya, nananakot. Yung ganun ba, hindi hinayaan ng Diyos doon. Kasi nga, nagsusumbong na si Mother Earth. Pagod na rin siya. Di ba? Kung mag-World War 3, nuclear, di ba? Maapektuhan din siya. So, bali, ito, phenomenon, itong pan, ano na to, itong ang kinalat, ito yung ano, kumbaga wake up call sa ating lahat. Yun lang masasabi ko sa mga kapabayan natin, keep safe, pare-pare lahat tayo magdasal, at saka sumunod na lang tayo sa patakaran, di ba? Yun lang yun. Malalagpasan natin to, lalagpas yan. No? Papasok na ako, 12:30 na eh. Bye-bye!